Basta mga katropa. Okay. O ngayon, ito, butonso. Kita niyo mga balak, butonso yan. Ngayon, mayroong nagtanong sa akin dito. Basahin ko itong mga nagtanong. Tatlo to sila. Kay Kate and Starlet's Vlog. Tsaka kay Errol Manggubat. Ito yung silang nagtanong ng ano. Timing daw dito sa Botonso. Itong Botonso natin, Joke MB373. Okay. Ang tanong niya sa akin, nila, na timing. Kumbagay, ito mapakita ko lang sa inyo yung timing nito. Ito, mamatay naman to. Turo ko na lang sa inyo kung tamang timing. At saka gayahin nyo na lang, tingnan nyo na lang yung makina nyo dyan. Kung hindi siya makatahi, tingnan yung galaw dito sa makina na to. Ipakita ko sa inyo yung mga galaw. Kung pareho. Okay. Sige, mayroon din dito. Okay, sige. Ngayon, patahin ko muna to. Para malaman nyo na yan. Nakatiming naman talaga siya. Okay. Apat yung butunis niya. Yung setup nung makina sa akin dito. Pag apat ang butunis, nasa 2.5 ng seating. Okay, tapos nandito naman sa 3 yung seating dito. Okay. Tayo natin. Oh. Okay naman siya tayo. Oh, nakatayo naman siya. Okay. Kung dalawang butas, ito. Subukan natin sa dalawang butas. Yan. Ang setup natin ito, baguhin natin ito. Baba, tapos sila, pinakadulo. Pag dalawang butas dito. Yung dito, yung seating dito, andyan lang yan kasi yung butonis, malayo yung distansya yung dalawang butas. Yeah. Parang pareho lang distansya dito yung dalawang butas. Kasi adjustment yan sa layo ng dalawang butas. I-adjust mo lang yan paliit kung magkahalos magkadikit na yung butas. Okay. O, tirahin. O, mga tropa, matahe. Ganda naman tahe. Wala pang bowl sa likod. Okay. Kung makatahe siya sa apat ang butas, okay na rin siya sa dalawa. Timing, ang timing ito, kailangan mag-timing ka sa apat ang butas. Okay, okay siya. Matahe. O. Pakita ko lang sa inyo ng ano. Ito pa. Habang tumatakbo yung mga makina, mga katropa, pansinin nyo to. Yan ito. Pag pinatakbo ko itong makina ito, bababa tataas to. Ito. Yan ha. Yan. Ito. Kailangan yung makina nyo ganyan. Kita ba eh? Umulaw. Diba? Gumagalaw siya. Pag habang nanay ka, gumagalaw. Tapos pag hinto ng tahe, maluwag siya, maluwag. Ito isa, naka-steady lang to. Ito lang ang gumagalaw. Tapos pag hinto ng tahe, maluwag siya. Ayan, maluwag. Kailangan maluwag siya para mahila. Yan naman dahilan para paghila mo ng sinulid dito, mahaba yung matira. Kung walang cutter yung butonso nyo, kung wala na siyang cutter, wala nang cutter blade sa ilalim. Kasi paghila mo, kung hindi gumagalaw to, maiksi lang yung putol yan hanggang dito lang siguro. Ganyan. O kailangan mo pa siyang hilain. Pagtahi mo, kailangan mo siyang hilain kasi pag maiksi siya masyado hanggang dito, ay hindi siya makatahi. Okay. Ayan. Ngayon, tingnan nyo yung timing kasi hindi ko naman alam kung anong nangyari ng mga makina nyo kasi sinabi nyo lang naman na timing lang. Gusto nyo makita ang timing. Ito yung timing. Kailangan tanggalin ko tong ano. Kasi kung silipin lang natin yung timing dito sa loob, dito, sa ilalim. Kasi kung ganyan lang, ganyan. Di ba may timing yan?
kung ito lang timing natin tong hook. Itong hook lang at saka karayom tingnan natin kung timing. Hindi yan malaga. May isang pang parts dito sa lalim. Yung parang dila-dila doon, parang spreader na sinulid. Tagahawi na sinulid. Hindi kasi siya gano'ng makita dito. Kailangan tanggalin ko to. Itong plato, tanggalin ko. Kasi kung ganyan lang, timing ko lang ng ganyan, pakita ko lang sa inyo. Hindi nyo gano'ng makita yung timing doon sa ano? Plato. Sa spreader nung sinulid. Sige. Ngayon, tanggalin ko lang to para makita nyo yung nasa loob. Kasi pag hindi ko tanggalin yan, hindi nyo makita, hindi nyo maintindihan yung timing niya. Okay, sandali lang. Kuha lang ko ng kagamitan. Oo, tanggalin ko muna ito mga katropa. So mga yung mga katropa, natanggal ko na. Ayun, tanggal na lo mga katropa. Ayun mga katropa, natanggal na. Tapos si Papa na susunod magtatanggal ata ng ito. O magta-timing na ata siya mga katropa. Ayun, ita-timing na niya ata. Tanggal ko na mga katropa. Ito mga katropa, ito yung sinabi kong may bleed sa sinulid. Ito yung tagagupit ng sinulid pagkatapos ng ano, tahe. Eh wala na kasi luma na ito mga katropa. Lamog-lamog na yung mangina. Wala na. Ito. Ito yung mga katropa. Sinabi ko sa inyo itong pinakamahalagang bagay ito. Kita nyo ito. Yan na, may tulis yan o, sa dulo. Pag itong tulis ito mga katropa, ito. Pag lagi ka nabalian ng karayong, baka maya natanggal na to. Hindi na yan makatahe yung makina nyo katropa pag wala na to. Kaya check nyo yan. Kasi pag wala na yan, di na yan makatahe. Okay, ganyan yan. Sinadya ko talaga tanggalin yan para makita nyo kasi yan, importante din yan. Sige. Ngayon, ikutin ko. Para makita. Kita nyo ang timing. Ganyan. Okay. Ito mga katropa, yan, tandaan nyo, gumagalaw to. Yan o. Nope. Yan. Yan o. Tingnan mo mabuti katropa itong sumama. Yan. Yan. Itong dila na to. Ito mahalaga to. Kasi pag yan ang hindi na timing, kahit na timing mo itong hook dito sa lalim, hindi talaga makatahe na mga katropa. Matastas yan. Paghila mo ng sinulid, matastas yung tahe. Matanggal yung butunis. Kaya kailangan tingnan nyo mabuti ng galaw nitong dila na to. Kopyahin nyo to. Kung mag-timing kayo, tingnan nyo muna to. Pakita ko nyo. Ito inuna kong pakita sa inyo bago doon sa mamaya yung hook doon. Madali na lang yon. Kailangan mag-focus na dito. Kasi dito itong pinakamalaga. Ito, yan. Tingnan mo yung clearance dito. Tingnan mo ba? Ang galaw nito, pag ganyan. Tingnan mo yung clearance ng karayom dito sa gilid ng ano. Ayusin mo yung camera, boy. Ano mo, para makaklaro ko yan. Pag tinusok mo, galing sa taas to, galing sa taas, yan. Gumagalaw yan siya, Habang paglapit yan, yan. Diba, malapit na siya dito. Ito. Tapos, ganyan yung galaw niya. Ikutin ko pa. Hanggang doon sa ilalim, yan.
Tapos kita mo na doon yung looper, itong hook, yan hook na yan, oh. Ayan, ito, kita nyo na yung hook na yan, o diba, palapit na yan, oo. Okay, yan, oh. Yung hook na yan, idikit mo rin yan dyan, parang sa ano lang yan, mag-timing ka ng rotating hook sa mga squid at saka sa mga looper, sa mga edging, sa mga at saka sa mga piping. Yung hook na yan, yung tulis na yan, ganyan din yan. Kailan lapit nyo rin sa timing niya sa krayom. Okay? Yan, kita mo. Yan. Oh, aging. Yan. 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 Okay, tingnan nyo mabuti yung galaw ng itong tagasungkit ng sinulid. Mahalaga yan, oh. Pag dito na yung krayom sa taas, andito na naman sa posisyon niya. Tapos pababa, pababa, pababa. Okay, oh. Pag dito na yung karayom, dito naman siya, oh. Yan, sa gilid na yan. Yan. Tingnan nyo mga tropa, baka nagkaroon ng lamat dito, baka natamaan ng karayom. Minsan, matamaan ng karayom talaga ito, pag hindi ito matayaming umayos. Hindi rin sa mga tayo, kasi ito, tagahawi ito ng sinulid, ito. Ito, malaga nyo itong malaman, kasi ito, ito yung tagahawi ng sinulid. Ganyan. Ah. Ya, paliwanag natin mabuti para matutunan nyo yan. Yan. Yan yung tagahawi ng sinulid. Ganyan. Ganyan. Kasi kung may lamat yan dyan, hindi niya ito mahahawi ng maayos. Okay? Kailangan makinis yan. O, tingnan nyo ang mga distansya. Kasi ito naman yung tamang timing. Yan. Yan. Galaw niya doon papunta. Papunta dito. Yan. Halimbawa lang, pag ganyan yung makinan nyo, pag ikot nyo, kung tama naman, di wala ka nang gagalawin dyan, tama, doon na lang sa timing sa hook, doon na lang tayo timing. Pero pag hindi ganito nangyari sa makina nyo, ganyan, pag dito halimbawa lang, ganyan, hindi ganyan yung position nya, dito ba sa gilid, yan, yan, parang hindi ganyan, pwede mo naman siya adjust ito, adjustment ito. Itong adjustment nito, itong paggalaw ganon, at saka yung papunta. Ang galaw nito, ang adjustment nito, kitropa, yung explain ko lang. Ang galawan nito, papunta doon, at saka may papunta dito. Tingnan nyo, ikutin ko. Okay, yan. Yan o, papunta doon siya, tapos pabalik naman dito. Yan, yan o, yan. Yan ang galawan niya o, oh, yan. Tapos dito. Kung hindi yan makopya ninyo, kung hindi yan ganyan makinaan nyo dyan sa inyo, tapos hindi makatay. Ito yung adjust nyo. Ah. Ito. Ah. Pag mga adjustment nyo dito mga tropa, dito yan. Itong ito. Itong may cam na to. Itong camshaft na to. Yung may sanga na yan. Ya. Ito yung galaw ng paganyan. Ito yan dito. Yan yan. Yan ito yan. Yan. Yung paganon. Ito, 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 kita nyan. Yung pag-anon. Ang galaw ng pag-anon. Ito yon, ito yon. Ang tornilyo niya, ito dalawa. Pag nalawagan mo na, pwede mo na ikutin. Unti-unti lang, huwag yung lakihan ng ikot. Kasi, dali lang matamaan yung karayom. Okay, yung manang pag-anon naman, itong pag-anyan, ito, itong tagatulak yan, yan, pag-anyan, ganyan. Ito naman, may kanal, ito, ito. Ito. Yan. Ito daw kaya pagluwagan mo yan, pwede na mabago yan. Pwede ilayo mo to. Bawa yung sitting nyo, itong karayom, masyado malapit dito, halos matamaan na tong gilid ng ito spreader. Itong bakal na to, gilid nga gilid yan, lagi matamaan ng karayom. Pwede mo to luwagan, tapos isikwati mo to, urong mo doon. Ito to. Urong mo doon papunta. Ha? Kunti lang. Kasi hindi lang pwede pag malayo, hindi rin siya matiting dito. Parang ganyan na kalayo. Kung minsan naman, kung malayo naman siya, ito, makina nyo, kung malayo yan, hindi talaga makatahi yan. Kung malayo yan dito, malayo sa karayom, distansya ng karayom na yan, pag malayo, urong mo naman yan dito. Dito papunta, urong ito. Luwagan mo lang nilang terrenya, tapos urong mo ito. Basta makopya mo ng distansya nito. Okay? Pero may isang sekreto dyan mga katropa, para hindi na kayo mahirapan.
Pinahirapan ko pa kasi kayo pag explain pa. Nahirapan din ako. Ito kasi ang nanyo. Wala, hindi na kayo mahirapan. Kikita nyo ito, tornilyo na ito. Yan. Na-screw na yan. Kikita nyan. Pati ito. Pati ito. Pati ito. Di ba, napansin nyo? Tuwid. Align. O, di ba, katropa? Align. O, di ba? O, align. O. Wala, hindi na kayo mahirapan. Align na. Okay? Dito naman sa sunod, o nakita nyo, hindi gano'n siya align. Dito kayo mag-align, dito, dito. Baka mamaya katrupa, itong tornilyo nito, in-align nyo, ito, baka nandito nilagay ah. O, hindi pwede yun, dapat dito, ang pangalawang tornilyo nandito. Kahit hindi na-align dito, basta ito, align. Okay? Yan, kita nyan, align. Okay, yan ang sikreto dyan para madaling, madali mag-ayos. Okay. Ganina, in-explain ko lang para maintindihan nyo kung saan siya galagalawin kung magalo ng trouble. Okay, dito tayo. Timing. Ito looper. Ah, looper, hook. Yung hook, kailangan ang karayom, dito yan. Ayan, damoy, lapit ang karayom. Kailangan yung karayom, hindi naman maabot dito. Hindi naman pwede rin din dito yung karayom sa taas, masyado mataas. Kailangan, yan. Kasi pag umabot yan, kung masyado mababa yung needle bar, nababaan nyo, mabangga yan dyan. Kailangan tamang-tama lang na hindi siya matamaan ha, kasi mapupudpud ng karayom. Okay, tapos ganyan lang. Ang timing din yan, katulad din yan sa ano, sa may mga looper. Yan o, hook. Yan o. Nandito yung butas ng karayom. Nandyan dadaan yung hook sa may babaw konti. Yan o, kita nyan. O, pareho lang yan. Okay, pareho lang yan doon sa mga timing ng mga lahat na mga makina. Basta may mga hook. Pagdaan dyan, may butas ng karayom. Dito si baba mo lang yung konti. Yan. Huwag mo lang patamaan to. Sa gilid lang. Pwede ang adjustment nito. Kalimbawa, pag ganyan mo, medyo malayo tong hook sa karayom. Kumbaga, malayo siya. Ito lang may isang tornilyo na dito. Pwede mo ito luwagan. Pwede ito sungkitin dito. Yan. Hindi ito sa pwede, anuhin mga tropa. Ikot-ikotin yan. Advance delay. Hindi ito dito pwede pag iyan ng luwagan mo. Ito, tornilyo lang yung pagkakapit dyan. Ang gagawa nito, pag nilagyan yan, pwede mo ipapunta dito, pwede rin papunta doon. Diba, kung malayo sa karayom yung hook, pwede mo yung papuntahin dito. Luwagan mo to, tapos sikotin mo dito. Kung malapit naman sa karayom, kung baga natamaan yung karayom, luwagan mo yan, pwede mo sa tulak doon. Okay? Pero pag ikot mo ganyan mga tropa, tapos wala sa timing. Halimbawa, itong dulo ng hook, nandito sa taas, nandito. O di ba itong dulo ng hook, nandito malapit sa butas ng karayom. Ah, hindi, sa timing yan. Ang pag-timing yan, ito, ikutin mo mga tropa. Ito. Ito, luwagan mo to, pati ito, itong dalawang tornilyo to. Kasi pag niluwagan mo to, hindi man tunimo, hindi naman tumano. May spline yan dyan, nakatusok. Hindi yan pwede advance delay ito. It dito mo siya kukunin. Pag niluwagan mo itong dalawang tornilyo, pwede mo na siya ikutin konti. Iyon mo yan. Okay? Unti-unti lang maikot dito. Pag niluwagan mo to, pag iniikot mo yan, sabay-sabay na to. Itong buong ganito, sabay na yan. Yan. Ikutin mo yan. Okay? Basta i-align mo to. Tandaan nyo lang, align to. Itong mga tornilyo dito. Wag lang yung itong tornilyo nandito, ayun na ilagay dito, hindi pwede. Yung tornilyo dito, nilagay dito, na-align dito, kumbaga nandito, hindi pwede yun. Kailangan dyan yung alignment niya. O, dito naman yung pangalawang tornilyo. Okay, yan yung timing mga katropa. O, sana nalinawanagan kayo sa mga explanation ko. Madali naman. O, kayo kung nag-roll ng problema ang makina nyo, ito lang muna tingnan nyo muna. Para hindi na kamahirapan. Ito, kung align ba siya. Tapos, review tayo. Ang malaga ito. Itong dila dito. Ito, kung mayroon mga tama ng karayom dyan, magasgas yan, pakinisin nyo na lang. O, tapos, ito. Yan, yan. Tingnan nyo ito kasi malaga ito. Itong ito. Okay. Balik natin. Yan. Diyan lang yan, pwede matanggalin lang na.
tanggal mo niya, no? Hmm. Diba? Hmm. Okay. O, yan lang. O. Madali lang sundan, mga katropa. Kaya nyo yan. Butonso lang naman siya. Okay, yan o. Hmm. Basta masundan mo lang tong ano. Yan. Tingnan mo yung timing din dito. Yan o. Yung hook sa kakalayong. Tsaka... Tsaka yung tornil yung alignment dito, ha. Yan, yung kalimutan. Okay, sana maliliwagan kayo, mga katropa. Magtanong lang kayo kung mayroon pa kayong ibang katanungan. Kaso lang, hindi ko lang kasi agad maminsan kasi may ginagawa niya ako. Hindi ko agad magawa ng video. Pero gagawan ko naman sila ng video basta medyo mahirap na yung mga tanong ninyo. O sa mga nagtanong dyan sa page ko, sa FB page, saka sa notification sa Safe Swing Mechanic, pag sinabi ko magpadala kayo ng video o picture, kasi pag kailangan ko yung video nyo, di ba picture, kasi mahirap mag-explain kung hindi ko nakakita kung ano yung tinatanong ninyo. Kailangan talaga kayo mag-load. Kung wala kayong load, kailangan may sana kung mayroon tayong mga internet, kailangan talaga ninyo yon para matulungan kayo. Mayroon naman iba dyan, may mga kompleto, may mga video, may mga picture. Kaso lang kung tinuruan ko sila, yung iba kasi mahina ang loob, hindi nila magano mag-gets yung tinuro ko. Siyempre, di man sila sanay, lalo pang mga babae. Ay, hindi talaga nila magawa. Kailangan na lang, sabihin ko na lang na paayos na lang na sa mekaniko kasi kahit anong turo ko, mayroon naman siyang mga pinakitang pictures ka video. Medyo komplikado siya. Pag komplikado na kasi, lalo pag ng problema nasa ilalim na, tapos nagalanganin din yung may-ari ng makina, tinuturuan ko, alangin siya maggalaw, wala siyang magagamit, problema. Okay. Pag sinabi ko na magkuha na lang ng mekaniko, yun na lang ang gagawin. Pero minsan na yun, bira lang yun. Yung iba naman, nagawa talaga nila. Pag mayroon silang support na video, tsaka picture. O, ngayon lang, mayroon akong ano, kakilala. Pagpadala sa akin ng video, tsaka picture. Nagawa naman niya lahat mga tinuro ko. Nakuha niya kasi lalaki siya. May lakas loob din na gustong matuto magayos ng makina. Mayroon naman nating isang katropa. Nagtanong naman sa akin si Oni Ligaspe. Shout out, Oni. Tanong niya, yung holder ng botonso, ito holder na yan. Hindi na umangat. Sabi niya lagi daw nasa baba. Parang ganyan. Nanahi daw siya. Hindi na umangat tong holder, hindi na umangat yun. Kumbaga lagi lang nakaganyan. Okay. Abangan nyo na lang yan kasi gagawin natin yan.